Mga bata, maayong adlaw kaninyo. Kumusta na mo? Andamay niyong mga gamit, kay magsugod na ang eskwalahan sa kahanginan. Kini ang Learn O'Clock! Mga lapis o papel, radyo, TV o computer, smartphone o modules, kinahanglanon. Ayaw kalimot sa pag-invite sa imong higala. Ang pagtuon dili maundang upadayon pa. Makat-on pag-iha, makat-on ta pagbasa. Letters of the alphabet ang atong alpabeto. Sa Learn O'Clock, we're learning won't stop. And then andamo ng kaugalingon kay magsugod ng Learn O'Clock. Magandang araw sa mga minamahal naming mag-aaral sa ikalimang baitang at sa mga mapagmahal na magulang at tagabantay. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig para sa aralin natin sa araw na ito. Ito ang inyong lingkod, Ma'am Daisy, mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Natutuwa akong makasama kayo sa araw na ito. Siguraduhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportabling lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? O sige! Bago tayo magsimula sa ating aralin sa araw na ito, magkakaroon muna tayo ng guessing game. Hulaan ninyo kung sino-sino ang mga bayani ang tinutukoy sa bawat katanungan. Dalawa lamang ang sagot na inyong pipilian. Kung tama inyong sagot, maririnig ninyo ito. Ito naman ang maririnig ninyo kapag mali. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang maibigay ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Unang katanungan, sino-sino ang 3 paring martir na binitay pagkatapos idawit ng pamahalaang kolonyal at mga prayle sa nabigong pag-aalsa sa Cavite? Gamboa o Gomborza? Kung ang sagot mo ay Gamboa, ito ay... Kung ang sagot mo ay Gomborza, ito ay... Tama! Ang Gomborza ang daglat para sa pangalan ng 3 paring Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Borgos at Jacinto Zamora. Pangalawang katanungan. Sinong bayani ang nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK? Andres Bonifacio o Emilio Jacinto? Kung ang sagot mo ay Emilio Jacinto, ito ay... Kung ang sagot mo ay Andres Bonifacio, ito ay... Magaling! Si Andres Bonifacio ang isang Pilipinong revolusyonaryong nagtatag ng KKK. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Huling katanungan,
Sinong rebolusyonaryong Pilipino ang kilala bilang Tandang Sora? Gabriela Silang o Melchora Aquino? Kung ang sagot mo ay Gabriela Silang, ito ay... Kung ang sagot mo ay Melchora Aquino, ito ay... Tama! Si Melchora Aquino ang isang babaeng rebolusyonaryo na mas kilala sa tawag na Tandang Sora. Dahil sa kanyang edad na 107, siya ay kilala rin bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan at ina ng balintawak. Nakuha ba ninyo ang lahat ng wastong sagot? Mahusay! Ang inyong score ang nagsisilbing gabay ninyo sa pag-unawa sa mga araling makakaharap. Handa na ba kayong malaman ang tungkol sa paksang ito? Magaling! Narito ang inyong guro sa radyo, Ma'am Clarence mula sa Kagawaran ng Edukasyon, Region 10. Magandang araw sa aming mga mag-aaral sa elementarya. Ako si Ma'am Clarence, ang inyong guro sa Radyo Eskwela sa klase ng Araling Panlipunan sa ikalimang baitang. Kumusta kayo? Mabuti naman! Masaya ako na makasama kayo ngayon sa ating leksyon sa radyo. Handa na ba kayo para sa ating aralin? Bago natin simulan ang ating panibagong leksyon, alalahanin muna natin ang ating inaral noong nakaraang araw. Sa nakaraang aralin, napag-alaman natin kung paano na-impluwensyahan ng mga Espanyol ang kultura ng mga Pilipino. Naaalala pa ba ninyo ang mga ito? Sige! Balikan natin ang mga ito sa pamamagitan ng isang laro. Simple lang ang inyong gagawin. Sisipol kayo ng 3 beses. Kung tama ang inilalahad. At ipadyak ang paa. Kung mali ang binabanggit. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para maibigay ninyo ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Simula na natin! Una, ipinakilala ng mga Espanyol ang pagsusuot ng kamisa chino, pantalon, sombrero, chinelas, ropilya at sapatos para sa kalalakihan. Ikalawa, ang kababaihan naman ay patuloy na nagsuot ng barot saya. Ikatlo, ang pagsusuot ng palamuti ng mga Pilipino tulad ng panyeta o pangganyak na suklay sa buhok at iba't ibang hugis at laki ng hikaw ay impluwensya din ng mga Espanyol. Ika-apat, binago ng mga Espanyol ang paraan ng pagpapangalan ng mga Pilipino at binago rin ang pangalan ng mga buok, pueblo at alkaldiya na kalimitan ay hinango sa pangalan ng mga patron at santo. Kalima, hanggang sa kasalukuyan, nagsusuot pa rin ang mga kalalakihan ng bahag at kangan. Nakuha ba ninyo lahat ng wastong sagot? Mabuti!
at naunawaan ninyo ang impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Dahil sa araw na ito, ay pag-aaralan natin kung paano ipinaglaban ng ating mga ninunong Pilipino ang ating bansa. At alamin ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Bago natin talakayin ang ating aralin, pakinggan ninyo ang kantang pinamagatang Ang Awit ng Nasyonalismo. Ito ay sinulat ni Joanna Carla de Castro. Tara na! Pakinggan natin si Ma'am Darnell na kantahin Ang Awit ng Nasyonalismo. Paano mo ba na masasabi, nasyonalismo'y buhay pa rin? Kung libo-libong mga damdamin, iba't iba ang saloobin. Kabataan, ikaw ay mag-aral, buuhin mo ang iyong pangarap. Mithi ng Pilipino ating tulungan, sama-sama tayong magkaisa. Ang ating bayaning si Jose Rizal, siyang nanindigan na ipaglaban, siyang nagsulong ng karapatan nang bayang lugmok sa kahirapan. Mula sa kamay ng mga dayuhan, tayo ngayon naging malaya. Katapangan ang pinagmula nitong lahat, ikagalak natin ang ating pagka-Pilipino. Ano nga ba ang masasabi? Nasyonalismo'y buhay pa rin. Pakinggan ang himig natin tila malaya, kahit sino basta't nagkakaisa. Ang ating bayaning si Jose Rizal, siyang nanindigan na ipaglaban, siyang nagsulong ng karapatan nang bayang lugmok sa kahirapan. Mula sa kamay ng mga dayuhan, tayo ngayon naging malaya. Katapangan ang pinagmula nitong lahat, ikagalak natin ang ating pagka-Pilipino. Buhay pa ba ang inyong bayan? Sinong pupuno sa kanyang pangarap? Nasa tindi na ba ng kasagutan? Nasyonalismo'y imumulat sa kabataan. Imumulat sa kabataan. Ang galing! Sino ang bayaning tinutukoy sa awit na nasyonalismo? Tama! Si Dr. Jose Rizal. Ano ang ipinaglaban ni Dr. Jose Rizal? Oo! Sinabi ng awitin na si Dr. Jose Rizal ang nagsulong ng ating karapatang maging malaya mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ang mga Espanyol ay namahala sa Pilipinas sa loob ng 333 taon. Sa mga panahong ito, marami talaga silang binago sa ating bansa at dumaan ito sa kahirapan. Anong mga paghihirap ang naranasan ng mga Pilipino na naging dahilan ng kanilang pakikipaglaban? Huwag tayong mag-alala. Isasalaysay ng ating radio pupils ang mga dahilan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino. Magandang araw sa inyo Noreen, Darnell at Franco. Magandang araw po, Ma'am Clarence! Handa na
ba kayong magsalaysay? Opo! Pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo. Ang mga Espanyol ang nagpalaganap ng relihiyong Kristyanismo sa ating bansa sa kadahilanang palaganapin ang kanilang relihiyon sa buong mundo. Ngunit ang mga katutubo ay tumuto sa pagbabagong panrelihiyon na ito. Noon, nananalig lamang sila sa pagsamba sa mga anito para sa kanilang mga biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ng mga praile na may misyong Kristyanisasyon. Hinikayat nila ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Marami ang tumanggap sa relihiyong Kristyanismo, subalit marami ding mga katutubo na nais bumalik sa dati nilang relihiyon. Dahil dito, umusbong ang mga pag-aalsang panrelihiyon. Hindi pagalang ng mga pinunong Espanyol sa diwa ng pakikipagsanduguan sa mga katutubong pinuno. Ang ating mga ninuno ay may isang ritual na kung tawagin sandugo, kung saan ang dugo ng dalawang pinuno ay pinagahalo sa kanilang inumin bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Ang pag-aalsang agraryo. Ibinigay ng mga praile ang malawak na lupain o hasyenda at ang pamamahala nito sa mga magpapaupa ng lupain o inkilino. Ang mga inkilino ay nagmalabis. Lumaki ng lumaki ang hinihinging bayad sa upa ng mga lupa at kasama. Lumaki ng lumaki din ang hasyenda ng mga praile dahil sa pandaraya ng mga Espanyol sa hangganan ng naibigay na lupain. At kinamkam ng mga praile ang mga lupain ng mga katutubo. Di makatarungang pagbubuwis. Ang tributo. Ang mga mamamayan ay kailangang magbigay ng buwis. Dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis, nag-aalsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Pagkamatay ng tatlong paring martir, nagpaigtin din sa damdamin ng mga Pilipino ang hindi makatarungang paglilitis at pagbitay ng tatlong pare na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Borgos at Padre Jacinto Zamora, o mas kilala sa tawag na Gomborza. Dahil sa kanilang hindi makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino lalong-lalo na kay Jose Rizal. At dahil dito, inialay ni Jose Rizal ang El Filibusterismo sa kanila. Salamat sa inyong pagsalaysay, mga bata! Handa na ba kayo para sagutin ang ating mga tanong? Opo, ma'am! Sige, simulan na natin. Paano umusbong ang mga pag-aalsang panrelihiyon? Pinalaganap ng mga Espanyol ang relihiyong Kristyanismo sa ating bansa, subalit tutol ang mga katutubo sa pagbabagong panrelihiyon. Tama! Ano ang tawag sa pag-aalsang dulot ng pagmamalabis ng mga inkilino sa paghingi ng bayad sa upa ng mga lupa, paglaki ng hasyenda ng mga praile, at pagkamkam ng mga praile sa mga lupain ng mga katutubo? Pag-aalsang agraryo! Ang galing! Bakit sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino? Dahil sa hindi makatarungang pagbitay ng tatlong pare na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Borgos at Padre Jacinto Zamora, o mas kilala sa tawag na Gomborza. Dahil dito, inialay ni Rizal ang kanyang isinulat na nobelang El Filibusterismo sa kanila. Mahusay! Ano ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismo? Sa kanilang pakikipaglaban, hindi nila alintana ang hirap, pagod, puyat na dinanas nila upang makamit lamang ang kasarinlan ng bansa. Ang kanilang pagbubuwis ng buhay, tanda ng kanilang pagmamahal sa bayan.
Matapang ang mga Pilipino at nagkaisa sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan. Kaya ikinagagalak ko ang aking pagka-Pilipino. Magaling! Ang inyong pagsalaysay at pagsagot sa ating mga katanungan ay patunay na punong-puno ang inyong kaalaman tungkol sa kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ngunit, bago natin tapusin ang ating sesyon, magkakaroon muna tayo ng isang pagsasagawa. Ihanda na muli ang inyong ballpen at papel. Makinig ng mabuti sa mga pahayag na babasahin ni Ma'am Daisy. Tukuyin ang bawat pangungusap kung wasto o hindi wasto ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang maisulat ang inyong sagot sa papel. Una, ang mga Espanyol ang nagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga katutubo. Ang mga Espanyol ang nagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga katutubo. Ikalawa, hindi lahat ng mga katutubo ang nahikayat sa relihiyong Kristyanismo. Hindi lahat ng mga katutubo ang nahikayat sa relihiyong Kristyanismo. Ikatlo, ang ating mga ninuno ay may ritual na kung tawagin ay sandugo bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Ang ating mga ninuno ay may ritual na kung tawagin ay sandugo bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Ika-apat, nag-aasa ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis. Nag-aasa ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis. Ikalima, ang 3 martir na nagbuwis ng kanilang buhay ay sina Gomez, Borja at Zamora. Ang 3 martir na nagbuwis ng kanilang buhay ay sina Gomez, Borja at Zamora. Naisulat na ba ninyo ang lahat ng sagot? Mahusay! Ilagay ang inyong papel sa loob ng inyong portfolio at makipag-ugnayan sa inyong guro sa schedule ng pagsusumite. Natapos na natin pag-aralan ang lahat ng leksyon para sa 5 linggo ng Alaling Panlipunan sa 5 baitang. Inaasahan namin na lalong mapalawak ang inyong kaalaman sa inyong mga natutunan. Para sa karagdagang mga leksyon, tiyaking laging makinig sa ating Radyo Eskwela. Ito ang inyong host, Ma'am Daisy, na nagpapaalala na mag-aral ng maigi upang buhay ay mapabuti. Hanggang sa muli! Binibigyang hugay ang mga naging bahagi sa paggawa ng Araling Paghimpapawid na ito. Tagasulat ng script, Michelle B. Gargar, Irene A. Ihalas. Audio editors, Rizaida Alea A. Espinosa, Caroline P. Pinaso. Presenters, Daisy Jane Y. Pakursa, Noreen B. Langgomez, Clarence B. Ipanag, Jonathan G. Franco, Darnell Ann C. Guligado. Managing Producers, Flora Michelle Ojas Cebrian, Annabel J. Lariba.